Everybody get your fucking hands up. Okay, magandang araw mga kaibigan, ano? So ito po ay DB 5-Uto, ano? Based po dun sa kwento sa atin ng may-ari, galing na rin po ito sa ibang shop, ano? Then nagawa na rin paliguan, ano, yung board. At pinalitan na lahat ng may kalawang ano na piyesa. At halos marami na talaga mga palitan. Almost bago na at napaliguan na lahat. Ano? So, ayan, no? Napakalinis na. Kaso hindi pa rin naayos ito ng dating ng gumawa. No? So, hindi pa rin nag-on yung relay. Speaker relay. Speaker protect. Then, ang problema nito ngayon, nagkakaroon siya ng DC, ano? DC sa offset natin. So, sukatin nga natin kung ilang volts yung offset nito, ano? DC, ano? Dito na lang tayo sa tester nito, ano? Pinaka matandang tester, ano? Ito yung nabunot natin, eh. So, sukatin natin ilang volts yung DC niya, ano? So, ayan. So, isaksak na natin yung tester natin dito na lang sa emitter, ano? So, okay. So, sukatin natin ilang volts. Okay, power on natin. So, ayan. May 2 volt, ano? Negative 2 volt. Ayan. 1.9. So, hindi nag-on yung relay, ano? So, sukatin naman natin yung kabilang channel. So, sabay nagkaroon ng DC out, ano? Left and right. So, hindi talaga nag-on yung relay, ano? So, ito namang isa ay 1.5. So, yung relay natin, yan. Wala talaga ng ano. So, mataas na rin yung ano nito. So, yun ang dahilan kaya hindi mag-on yung relay, ano. Kasi mayroong almost 2 volts, ano. So, try natin sukatin sa analog, ano. Kung ilang volts. Kung ano yung reaction ng pointer natin, no? Ng analog natin. So, on nga natin. Ayan. So, focus muna natin. Ano? So, power on ko. So, yun, no? So, parang natataranta yung tester natin, ano? So, sa kabilang channel, lipat natin. So, pumapalo. Pagka ganyan na pumapalo, tapos umaatras, ano? Yung tester. Ayan, no? Atras, back. Ayan, no? Pagka ganyan yung palo ng tester sa analog, tandaan nyo yung ganyan palo, ha? Umatras, tapos pumalo, tapos bumalik. Ayan, no? Umatras, pumalo, tapos bumalik. So, pagka ganyan po, common sense po, pagka ganyang problema, malakas, tapos umatras yung palo. Pagka ganyan trouble po, ang gagawin nyo po kaagad ay ihang po natin yung output galing sa tone control, ano? So, yung galing dito sa board na to.
Yung pinaka-output nito, papunta rin sa input ng amplifier. So, ihang po natin, ano? Ayan. So, sukatin nga natin ulit kung magkaka-ano pa ba siya. Ayan. Kung a-attrust pa ba siya, then papalo, din a-attrust ulit. So, power on ko na. Ayun. So, nag-normal na po, ano? So pag ganitong sira, ayan, try natin ibalik. Pag binalik natin yan, mga kaibigan, so, ganito yung magiging reaction ng twister. So, tandaan nyo, pag ganyan, ano? Ayan, ano? So, i-on natin. Umatras, pumalo, umatras. Ano? So, pag ganyan, umatras, tapos pumalo, tapos umatras. Pag ganyan, trouble, ayan. Automatic yan, ang sira niyan ay nasa dito sa board. So, ano nangyayari dito sa board natin, ano? So, sukatan natin ngayon, ano? Ano nangyayari? Iangat natin to, ano? So, pag inangat natin to, magno-normal na, ano? So, ayan mga kaibigan, ano? So, susukatan natin ngayon yung out nitong left and right, ano? Ito. So, yung out nito, kalasin natin, ano? Ito yung left. Ito yung right. So, susukatan natin kung ano nangyayari, ano? So, sukatan natin. So, on natin. Ayun, nagkaroon pala ng DC out na rin, ano? So, nagkaroon na rin ng DC out yung ano natin. Yan, atras, ano? So, ilang volts kaya yan sa digital, ano? So, hindi lang pala lahat ng DC out natin ay nanggagaling sa amplifier, ano? So, minsan din pala, ang nagiging dahilan ng DC out ay nanggagaling sa pinaka-preamp, ano? Sa tone control. Yan, no? Sukatin natin ilang volts. Naku, may 5 volts siya. So, patay talaga yung ano natin, ano? Kabilang channel. So, ganun din, may 5 volts. So, pag yung 5 volts na yan, pumasok sa input ng amplifier mo, ayun talaga ang mangyayari. Babangungutin ka talaga, ano? So, sige, ha? Itatrace natin kung ano nangyari, ano? So, check natin. Gamitin natin yung isang tester natin. Gamitin natin yung local lang, ano, local na tester. So, ang gagawin natin ay susukatan muna natin yung supply ng IC, ano. Yung IC kasi niyan ay op-amp or 4558 IC, ano. So, susukatan natin kung kompleto ba yung 12 volts niya, ano. Ayan. So, power on natin. So, magsusukat tayo sa IC, ano? Ayan. So, magsusukat tayo sa IC. So, naka-power on na yan. Sukat tayo sa IC. Ayan. May 17 volts. So, may negative naman at may positive, ano? So, kompleto naman, ano? So, dito sa kabila, 15. Oh, meron, kompleto. So, ano kayang sira nito, ano? So, yun ang malaking ano sa atin ngayon. Kung ano sira, kompleto yung voltage. So, ganyan naman, kadalasan ay IC, ano? So, pero sa ngayon, ititrace muna natin, ano? So, subukan natin yung i-check kasi minsan may na-encounter ako dati. Nagka-DC out yung tone control, ano? Nagka-DC out nang dahil sa mga control. So, try natin kung yun din ba yung nagiging problema ngayon, ano? So, okay. So, babaklasin muna natin mga kaibigan itong control board, ano?
So, ingat kayo dito mga kaibigan sa DB amplifier kasi sa lahat ata ng integrated, ito yung pinaka masailan. Ano? Kasi yung driver, mga driver at differential stage, nasa ilalim ng headset na to. Tapos nakatutok yung pan. Kaya pag bumuga yung pan, andun, sa pool lahat ng piyesa, andun lahat ng ano, agyo at lahat at lalapitin sa kalawang ano. So ano talaga, may mali sa design ito ano. Ang nangyayari dito, DB, parang hawig din ito sa mas sirain. Ganon din yun. Basta nasa ilalim yung pyesa, no? Ilalim ng headset. Hindi maganda. Mali talaga sa design ng ampli na pagka umiikot yung pan, nabubugahan yung driver board. Kasi pagka yun ang napuno ng alikabok, nagkakaroon ng mga corroded at nagmo-moist. Siyempre, nandoon ang driver board natin, nandoon yung biasing. Ano? So, ayan mga kaibigan. Ano? So, ang gagawin na muna natin dito ay try natin. Try natin kalasin itong kung mag-normalize ba yung voltage. So, dapat walang lalabas na voltage dito, no? Or mayroon man, mababa lang. Ano? Kasi, actually, may blocking na nga ito. May blocking capacitor na yun. Mga ganyan. So, try lang natin magkalas muna ng no? Or palitan na lang natin. So, tandaan nyo lagi, no, mga kaibigan, hindi lahat ng nagdi-DC out ay dahil sa amplifier, ano? So, minsan din pala, nanggagaling sa tone control, ano, or preamp potentiometer control, ano. So, baka tulad lang din to sa dati na pinalitan ko talaga. Mga control lang, ano. So, ayan. So, sukatan natin ulit. Sukatan natin ulit. Ano natin? Yun, no? Bumaba na, no, mga kaibigan? So, 0.01 na lang. So, ayan nga. Katulad lang din sa dati. Tama pala yung suspits ako dati na nagkakadiyan. 0.01 na lang, ano? Ayan. Yung tester natin nakasukat dito. 0.01. So, titingnan natin yung palo ng ano ngayon, ano? Yung palo ng tester pag inoon yung ano, ano? Pag inoon yung ampli. So, kung nakaraan ay pag-on pa lang, atras, tapos abante, tapos atras. Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari, ano? Ayan, so, sundot ko na sa emitter, ano? Ayan, on ko na. Ayun. So, gumigitna na siya, no? Okay, so sa sound check po natin, ano? Sound check natin. So, titingnan natin ngayon yung laro ng tester, ano?
So kung nakaraan, ang kanina, ang laro nito habang tumutugtog ay sumasagad-sagad yung tester, ano? So tingnan natin ngayon kung sasagad-sagad pa ba siya, ano? So sa 0.5 sumasagad siya habang tumutugtog. So yan, tukatan natin sa emitter, ano? So, lagyan natin ng speaker para mas malinaw, ano? So, halos hindi mo na siya makitang gumagalaw, ano? So, maganda na yung movement ng offset niya habang tumutugtog. Hindi yung katulad na nakaraan, halos gumagalaw, ano? Sa kantidad niya, 2,000 pesos! Bakod man ang tukar? Sa kalaw,